niyaya ka pang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong pag-ingat, inadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Magandang araw po ng Martes sa inyong lahat. Ito po si Pastor Arnel Vasquez ng Magsaysay United Methodist Church na inyong muling makakasama para sa ating online devotion this morning. Pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo ang ating pag-uusapan o yung kanyang transfiguration na matatagpuan natin ang pinagbabatayan sa Mateo Kabanatang 17, mga talatang 1-3. Ganito ang ating mababasa. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Napakahalagang pangyayari sa talatang ito ay ang masaksihan ng 3 alagad ng ating Panginoong Jesucristo kung papaano magliwanag ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo na tila ba araw, at ganun din ang pagningning ng kanyang kasuotan na naging waring puting-puti. Naisip ko, siya ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi pa ba siya talaga nagniningning? O doon lamang ba siya talaga nagningning nung pagkakataong yon? Dahil alam natin na siya ay walang kasalanan at may mabuting kalooban, sapat na para siya ay makitang laging nagniningning. Well, maraming pwede tayong ipakahulugan dito sa kwento na patuloy nating binabalik-balikan. But the story spoke to me by telling me about the importance of the person that we talk to. Yung ating kinakausap sa kwento na ating pinag-aaralan this morning ay nakita ng mga alagad
nasaksihan nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakikipag-usap o nakipag-usap kay Moises at kay Elias. By the way, ang dalawang propetang ito, si Moises at si Elias, ay tinuturing na pinaka-importante, dalawang pinaka-importanteng propeta na kinikilala ng bayang Israel. At again, sila ay nakipag-usap sa ating Panginoong Jesucristo at doon na nga sa kanyang pakikipag-usap na saksihan ng mga alagad ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, as far as my knowledge is concerned, isa lamang itong pagkakataon o minsan lamang itong pagkakataon na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbagong anyo o nag-transfigured. At kung ating i-apply yon sa ating buhay, ay magtuturo sa atin ng kahalagahan na kung sino nga ay yung ating mga kinakausap. Are the people we talk to bring shine and light unto our face, unto our lives, unto our all, unto our whole being, o yung buo nating pagkatao? At sa tingin ko, nangyayari lang yan na nakakamta natin ang liwanag o tayo ay nag-exude ng isang positibong aura kapag tayo ay nakikipagmiig sa ating Panginoong Diyos. So, it encourages me to really put importance on prayer. It encourages me to set aside time para makausap ang ating Panginoong Diyos. At dito sa ating kwento, may malaking kinalaman ang kanilang pagpunta sa bundok kasama lamang ng tatlong alagad, a very intimate group, upang bigyang daan ang pagyayari ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, if we are going to ask ourselves, syempre, gusto ba nating magmining? Gusto ba rin nating mag-transfigured? Gusto ba rin natin na magliwanag ang ating mga sarili, ang ating mukha, ang ating pagkatao? Well, we can achieve that and it can happen if we will spend time with our God. Kapag tayo ay nag-uukol ng panahon sa pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, that is what prayers will do to us. Na lumiliwanag ang ating isipan. Hindi naman kailangang literal na talagang magliliwanag nga ang ating mga mukha. Pero ang ibig lang sabihin nito sa atin sa kasalukuyan ay lumiliwanag, lumilinaw yung ating kaisipan, gumagaan yung ating mga kalooban, at nagdudulot ito sa atin ng kapayapaan at kasiyahan sa tuwing tayo ay nakikipagmiig sa ating Panginoong Diyos. Ganun din naman ay turo rin ito o aral kung papaano tayo o kung sino ang bibigyan natin ng panahon na kausapin. Ibig sabihin, tayo ay pipili ng mga tao na kakausapin natin na magbibigay ng liwanag sa atin at magdadala ng kaniningan sa atin. Of course, depende sa ano ang dinadalang, ang kanyang dinadalang usapin o kung ano yung nagaganap na pinag-uusapan sa pagitan natin. Ito ay magbubunga ng liwanag, ito ay magbubunga ng ningning, depende sa ating taong kinakausap at depende sa ating pinag-uusapan. But
if we will spend our time with our God in prayer, then definitely, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nakaranas ng pagbabagong anyo ng kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos the moment that he spent time with God and the representations ng ating Panginoon sa pamagitan ni Moises at ni Elias. In the same manner, tayo naman ba ay nagbibigay ng ningning at kaluwalhatian sa iba kapag nakakausap nila tayo? Nagbabago ba ang anyo nila in the positive way? Nagliliwanag ba ang kanilang paligid, ang kanilang pagkatao, ang kanilang kalooban, o kabaligtaran na kapag tayo ay nakausap, kabigatan, imbis na magliwanag, nagdidilim ang kanilang isipan at sila ay nahihirapan pagkatapos tayong makausap. Definitely, that is not the will of God for us to do and for people around us to experience after talking or while talking with us. At limitado lang yung ating mga talata, but if it will be discussed tomorrow morning sa pagpapatuloy ng kwento, ay narinig pa ng tatlong alagad, hindi lang nila nakita, sila Moises at Elias at si Jesus na nagbagong anyo, kundi narinig pa niya na nagsalita ang Diyos Ama sa langit, na muli pinatotohanan na si Jesucristo ang kanyang minamahal na anak. At sabi, makinig kayo sa kanya, sa kanyang anak. So, again, this is a rare opportunity wherein the disciples witnessed and heard the audible voice of our God. So, pag tayo ay nananalangin, naikipagniig sa Diyos, nagbibigay ng panahon para makipag-usap tayo sa ating Panginoong Diyos, then the Lord Himself will declare who we are in front of our God. Ibig sabihin, magsasalita ang Diyos tungkol sa atin. And when God speaks, we know that is powerful, we know that is true. At sa pagsasapambuhay natin ito, kapag tayo ay nagbibigay ng panahon sa ating Panginoon sa pananalangin, then in the end, it is the Lord who will talk about us, who will talk for us. Ang Diyos na ang magsasalita, ang Diyos na ang magpapakilala, ang kanyang makapangyariang salita na ang magiging gabay natin, ang magiging tanggulan natin. So, kahit hindi tayo magsalita sa ibang mga bagay, but if we are spending more time with God in prayer, then definitely that is a way again and again upang tayo marating natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, upang matamo natin yung liwanag na dala niya, at upang ang Diyos ang magpatunay kung sino tayo sa puso at sa paningin ng ating Panginoong Diyos. So, ang tanong ko, mga kapatid, are we spending time in prayer sa ating Panginoong Diyos? Yung hindi naman sinisingit lang natin o sa panahong wala na tayong magawa, kaya tayo magpipray. Again, itong ating pinag-aaralan ay pagpapakita lamang kung paanong napakahalaga na kung nais nating marating ang kaluwalhatian, nais nating magningning sa ating Panginoong Diyos, then we need to seek our own mountain in life. Kailangan nating humanap ng ating kanya-kanyang bundok at kanya-kanyang lugar
kung saan makakatagpo natin ng mukhaan ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Muli, magandang umaga, maluwalhati at maliwanag na Martes sa inyong lahat. Isang magandang umaga po ang aming ipinapaabot sa inyo sa isang napakagandang umaga na kaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Patuloy nating purihin at pasalamatan ang dakilang Diyos na nagbigay sa atin ng bagong buhay, bagong araw at bagong kalakasan. Halika kapatid, samahan mo ako sa diwa ng panalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong dakilang biyaya na iyong ibinigay sa amin na sama-sama kaming bumangon, sama-sama naming tinaglay ang bagong buhay at bagong kalakasan mula sa inyo. Nasa paggising namin, O Diyos, naranasan namin ang iyong patuloy na patnubay, naranasan namin, O Diyos, ang iyong mga pangako na ito ang iyong ibinibigay at tugon ng aming mga panalangin at pangangailangan. Kaya nga, sa pagbangon namin, O Diyos, sa iyo po ang aming pagpuri at pagpapasalamat dahil sa biyaya na aming tinanggap sa araw na ito. Samahan niyo kami, O Diyos, sa magapong ito at patuloy na iparanas niyo sa amin ang walang hanggang pagpapala at biyaya. Patuloy na ibigay mo sa aming mga kapatid na nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok na sa gitna man ng pagsubok, maranasan nila, O Diyos, ang kapanatagan, kaaliwan at higit sa lahat ang isang buhay na patotoo na si Kristo ay nasa aming mga buhay. Ingatan niyo kami sa maghapong ito at umihiling po kami sa inyo ng kapatawaran kung nasumpungan mo man kami na nakagawa ng kasalanan sa inyo at sa kapwa dahil nais namin, O Diyos, na maging banal sa inyo sa buong maghapong ito at sa darating na marami pang panahon ng aming buhay. Igawad niyo sa amin ang iyong patuloy na bendisyon, ang kaligtasan, kapayapaan at pag-ibig mula sa aming Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, Amen at Amen.